Yo, what's up mga Asay TV? So, napapansin nyo, no? Dito na tayo naglalaro ng Ragnarok Labyrinth dito sa ating computer. Dinownload natin yung Moomoo Player. Ito yung Android emulator, no? Pero hindi pa siya ganun ka-smooth. So, ituturo ko sa inyo kung paano, eto, kung nakikita nyo to, paano i-enable yung virtualization. Ayan, siguro magiging smooth yung laro natin kung paano kapag na-enable na natin yung virtualization. Paano nga ba i-check kapag naka-disable yung virtualization, no? Dito, i-right-click nyo yung task manager. I-click nyo sa performance, sa CPU. Makikita nyo dyan yung virtualization. Ayan, naka-disable. So, ituturo ko sa inyo ngayon dito sa video na to kung paano i-enable yan. No, ituturo ko sa inyo. So, ang gagawin natin, kailangan nating mag-restart. Exit muna natin tong game natin. Ayan, no, na-exit na natin. Tapos, kailangan nating mag-boot sa BIOS. No? Depende kung ano yung motherboard nyo. Sa akin kasi yung motherboard ko, MSI. So, ang pipindutin ko kapag nag-restart, pipindutin ko lang yung delete. So, ituturo ko naman sa inyo dito sa video kung paano yung gagawin kapag same tayo ng motherboard. So, ngayon, ang gagawin muna natin ay magre-restart tayo. Siyempre, i-close nyo muna yung mga application nyo na hindi ginagamit. So, ayan, magre-restart na tayo. So, nandito na tayo sa BIOS, no? Ayan, hanapin lang natin yung enable virtualization dito. Ayan, kung makikita nyo dito ako sa advance, i-click nyo yung advance para lumabas yung OC. Ito, yung OC. Ayan. So, pag na-click ko na yung OC, sa may pinakababa, ayan lang. Ito, sa may pinakababa. Ito, yung CPU features. Ayan, yung sa may pinakababa. CPU features. Tapos nyan, eto na yung lalabas. Ayan. Eto, yung SVM mode. Kung nakikita nyo dito sa video, medyo mahirap kasi mag-focus. Ayan, SVM mode. Naka-disable yan. Ayan, naka-disable. Gagawin natin siyang enable. So, ayan, no, okay na yun. Magre-restart na tayo. Ayan, no, ito yung mga nabago natin. SVM mode. From disable, nagawa natin siyang i-enable. So, save lang natin. Yes, save and exit. Ayan, magre-restart na yan. So, antayin nyo na lang mag-restart. Ipapakita ko sa inyo na naka-enable na. Yo, what's up mga Asay TV? So, ayan na, no, i-right click lang natin sa task manager. Nakapag-restart na tayo, no? At na-enable na natin yung virtualization. Ayan, sa CPU, makikita nyo, virtualization enable. So, ganun lang kadali, i-enable to. So, pwede na kayong mag-download ng BlueStack, kung ano mga emulator nyo. Medyo smooth na yung kalalabasan ng inyong emulator. Okay, like, share, and subscribe.